Alright! In this video, i-review ko nga itong KYT NFR helmet ko. Ito yung helmet na ginagamit ko at konting tips na rin sa pagpili ng helmet para sa inyo. Alam naman natin lahat kung ano ang purpose ng helmet, di ba? Kaya tayo bumili ng helmet para hindi tayo mahuli sa checkpoint. So, shoutout sa mga bumili ng helmet para lang maiwasan yung huli sa LTO. At least nag-helmet, di ba? Yun lang naman yun eh. So, ang pinakang purpose talaga ng helmet eh, syempre, para maprotektan yung ulo natin sa crash or aksidente. So, ang pinakauna kong helmet talaga na ginamit eh, yung bigay sa akin o freebie sa motor ko, yung X-Pat. Wala nga lang siya dito kasi iniwan ko dun sa bahay namin sa Catanduanes. So, 2 months nga ako nagtsaga sa helmet na yun hanggang nagbalak nga ako na bumiyahe ng Bicol galing dito sa Cavite. Feeling ko, hindi ako safe sa helmet na X-Pat yung freebies in case na maaksidente tayo or kung ano man, diba? Kasi nga, half-face lang siya tapos syempre yung quality nun. Kaya bumili ako nitong full-face helmet. Bago pa ako kumuha ng motor, tumitingin-tingin na rin talaga ako ng mga helmet. Muntik pa nga mauna kong bilhin yung helmet kaysa sa motor eh. So, at first siguro, kahit kayo naman, sa itsura lang talaga ng helmet kayo unang tumitingin, di ba? Hanggang sa nakita ko nga itong KYT NFR, na-fall na ako. So, binili ko itong helmet na to all the way from Nabotas pa noong March 2019 sa Graffiti for 6,800 pesos. Ito yung box niya. Ito yung box niya, medyo lumuma lang. Kasi pinaglalagyan ko na ng kung ano-ano. So yung pangalan ng helmet na to is Save Forest Replica. So sa size, yung nakalagay dito is medium. Pero large talaga to. May kasama din siyang helmet bag. Tsaka itong manual. So, sabi sa Graffiti, yung nutshell daw ng medium tsaka large, eh parehas lang. Nagkaiba lang daw sa pads dito sa foam niya sa loob. Ewan ko, basta ang importante siguro nagfit sa akin tong helmet. Natatanggal tong mga pads ha. Nilalaban ko na nga to ng buong helmet eh. Actually, medyo masikip pa sa akin to nung umpisa. So, sabi ko, okay na rin siguro yun. Luluwag naman siguro to pag ginamit ko ng ginamit. Ganun naman yun, di ba? So, like and subscribe kung sang-ayon kayo sa akin na lumuluwag ang helmet pag ginagamit ng ginagamit. Pero ang nangyari, hanggang ngayon, ang sikip niya pa rin. Grabe yung quality ng pads niya. Yung foam niya, hindi nagbabago. Kung baga sa kama, Eurotech siya, hindi bumabagsak. Sa comfort, para sa akin, komportable siya sa ulo. So, may iba-iba namang size tsaka shape ang ulo natin. So, sa pagbibili kayo ng helmet, mas maganda talaga ma-fit o masukat nyo muna para alam nyo kung komportable ba talaga o hindi. Itong lock niya ay double D-ring type. Hindi siya yung quick release ano, pero this is one of the safest lock unlike dun sa quick release na pwede masira pag napwersa. Medyo hassle talaga kung may maya ang tanggal nyo, pero safe din naman. Eto pa, yung abang nito para sa earphones or Sena, yung intercom, ganyan. Ang galing lang ng KYT kasi naisip niya maglagay ng ganito. So, kabilaan niyan. So, pag nag-waste or maps ako, naka-earphones ako lagi. So, at least, nagkaroon ng space for earphones, di ba? Hindi nasisikipan yung tenga ko. So, ayos. Nagustuhan ko yung kulay niya na medyo bright tsaka vibrant for more visibility. So, bali yung talaga yung hinahanap ko sa helmet, yung magdagdag ng visibility. At first, akala ko itong kulay green na yung buong kulay niya. Yung pala, may dalawa siyang colorway, green tsaka orange. Tapos, patik design nga. So, medyo na-disappoint ako dun sa orange na part. Mas maganda siguro kung itong green na yung magiging kulay niya. Pero later on, natanggap ko din itong orange na part niya. Actually, nabigyan ako ng idea na itong ang color design na ito, yung parang magiging setup or theme din ng motor ko in terms of kulay. Oh, hindi ko pala napunasan.
Sa visor, kahit kayo siguro, mapapansin nyo na wala pa siya masyadong scratches. Kita nyo naman, di ba? Wala pa masyadong gasgas. So, wala pa siyang mga malalalim na gasgas. Although, halos araw-araw ko siya ginagamit. Medyo makapal kasi talaga yung material nitong lens. Kung mapapansin nyo rin, hindi pa ako nagpapalit ng lens. So, clear lens. Puta, hindi sayang. So, clear lens pa din siya. Isa rin yon sa mga maganda sa helmet na to, no? Maraming available na lens. Pwede nyo siyang palitan. Clear lens pa din to kasi nga, ginagamit ko siya sa gabi. Hindi naman pwedeng naka-iridium lens or smoke lens tayo sa gabi, di ba? So, ginagamit ko na lang tong secondary visor niya, which is tinted. Puta. So, dual visor siya. Ang simple lang ng mechanism nitong isa pa niyang visor. So, push mo lang to pataas, then bababa na yung visor niya. Sa ibang helmet kasi, komplikado pa yung kung paano bubuksan tong second visor niya. Kaya, ang nangyari, nasisira. Dito sa KYT, on good condition pa rin siya. Disclaimer lang ha, hindi ako bayad ng KYT para i-review tong helmet na to. So, base lang talaga to sa experience ko at sa mga nakikita ko sa ibang brand ng helmet. Okay? So, may buttons na rin siya or pin lock. Kung gusto niyo maglagay ng anti-fog lens or pin lock visor, so yan, pwede. So, pagdating nga sa quality nito, wala akong masyadong idea noon bago ko siya bilhin. So, bali binasikot lang siya dun sa price nitong helmet. Sabi nga nila, mas may kamahalan, mas may quality. Marami na rin ako na-try na helmet kasi nga hilig ko na hiramin or subukan yung mga bagong helmet na nakikita ko sa opisina namin. Minsan nagugulat nga yung mga katrabaho ko, wala na yung helmet nila eh. One thing na very special pa dito sa NFR ko is dito sa mechanism niya kung paano mo bubuksan or isasara yung visor nitong helmet. So kung mapapansin nyo, na kahit 1 year old na to at 1 year na din siya binubukas sara, ang tigas pa din. So, kung para sa inyo cons or hindi maganda yan, para sa akin, pros yan or goods yan. So, okay yan. Pwede natin siyang itaas kung halimbawa nakatigil tayo at may kausap. So, hindi siya babagsak basta-basta tulad ng sa ibang helmet na nakikita ko. So, alam ko makaka-relate dito yung mga spider helmet users or yung iba pang brand na lumalambot nga itong visor nila sa pagbubukasara nitong helmet. So, ayos, KYT. Naangasan lang talaga ako sa helmet na to. Parang astig lang kasi siya tingnan. Hindi siya round shape, so parang patusok yung dito sa may chin na part. Feeling ko ang gwapo ko sa helmet na to eh. So, kung tatanungin niyo ako regarding naman sa wind noise nitong KYT NFR Save Forest, meron talaga. Masasabi ko na malakas yung wind noise nitong helmet na to compared sa ibang mga helmet na natry ko tulad ng Spider, Evo, MT, ganyan. Pero hindi naman siya ganun kalakas na may estorbo ka na sa pagdadriver. So, tama lang yung ingay. Actually, hindi ko mapapansin na malakas yung wind noise niya kung hindi ako nagtry mag-motovlog. At first, nahirapan talaga ako i-set up yung mic ko kasi naririnig talaga yung wind noise. Di ko lang sure kung saan ko nabasa or napanood tong article na sabi daw dinesign talaga si KYT NFR na may wind noise para matulungan tayong mga rider na hindi makatulog or antukin sa long ride or kahit sa simpleng biyahe. So, isusulat ko na lang sa link yung source ko niyan pag nahanap ko, no? Medyo nakalimutan ko lang kung saan ko nabasa or napanood. So, yung Evo tsaka MT, grabe, wala ka talagang maririnig na wind noise doon. So, kung balak mo mag-motovlog, huwag ka na mag-KYT NFR. Mahihirapan ka lang sa setup ng mic mo, pero more than that, kung hindi ka naman mag-motovlog, tapos hanap mong helmet na nasa price range na 5 to 8,000, dito ka na. So, ano pa ba? Wala naman na siguro akong nakalimutan. Siyempre, may ICC sticker din to. Ayan. Kala ko matatanggal na to nung una. Hanggang ngayon naman, di pa siya bumibitaw. So, kung may tanong pa kayo, just comment down below na lang. Ano. So, shoutout tayo muna tayo. Dumadami na kasi... Dumadami na kasi yung nagpapa-shoutout. So, samantalayin nyo na habang marami pa tayong time. So, shoutout kay Kenneth Squardo, kay Mark Jeric Bugtong, kay Wilmark Pisalbon, at syempre kay Akamaru220, kay Ken Venture,
Shoutout din kay Francisco Montesino, kay John Ray Chavez, Dennis Tevez Jr., kapangalan mo yung kaklase ko nung high school. So, at syempre kay Wendell Tanlangit, yan, sana tama yung pronunciation ko. Kay Balanay Michael Angelo, shoutout sa'yo. At syempre kay Ramil Mural. At sa lahat ng members ng Rousers Riders Club, Cavite Chapter, Gentry, GMA, Tagaytay, so sama-sama na siguro to. Especially kay Sir Marvin Martinez, Vice President Maki, and President Alan. So, shoutout sa inyo lahat. Sana makasama ako sa rides nyo and hopefully maging member din ng Rouser Riders Club. So, kung may nakalimutan man akong i-shoutout sa next video, susubukan natin mga ka-engine. So, thank you so much!